Magandang araw po muli. Alam ko po na lahat tayo ay nasasabik na maaral natin ang mga salita ng ating Panginoon ng face-to-face, ika nga. Sa kabila po ng nag-face-to-face na tayo sa ating pananambahan, salamat sa Panginoon, napagpasyahan po na itutuloy pa rin yung ating pag-aaral online. Alam ko po gusto natin yung nakakausap, yung nakakaharap, nakakapaliwanagan. Pero malapit na po yan sa tulong ng biyaya ng Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay may pamagat na malayang pagdiriwang. Ito po ay panahon noong ang Babylonia ay natalo na ng Persia. So ang Persia po ang siyang namamayani. At mula po sa paghahari ni King Cyrus na ang Persia po kasi ano sila mas liberal sila sa tungkol sa relihiyon. Kaya nung pong pangpanahon ni Haring Cyrus maluwag na niyang sinusuportahan ang pagpapatayong muli ng templo ng mga Hudyo sa Jerusalem. At hanggang po sa pumalit naman si Haring Darius, ipinagpatuloy pa rin niya yung suporta. At ang mga, sabi nga, ang buong sambahayang Israel, mga pari at libita at ang lahat ng bumalik mula sa pagkabihag ay masayang nagdiwang sa pagtatalaga ng templo ng Diyos. Ito po yung Esra 6:16 na sa wakas, sa panahon ng pagkabihag ng mga Hudyo, ay lumipas na rin yun. At nasakop ito ng Persia muli, natalo na yung mga Babylonians, pinayagan na sila na bumalik sa kanilang sa Jerusalem at magsumamba sa kanilang templo. At hanggang sa tinulungan pa sila sa pagbubuo ng templo. Pagkatapos ng araling ito, mga mag-aaral ay maaari nang magpahayag kung ano ang damdamin na namayani sa pagdiriwang ng Paskwa at ng tinapay na walang lebadura. Ipahayag ang pagkakatulad at pagkakaiba ng paghahandog sa ikalawang templo, sa unang templo, at magmungkahi at tumulong sa pagdiriwang ng buong iglesia sa pag-alala at pasasalamat sa biyaya at katapatan ng Panginoon. Sa akin po, personally, parang napaka-timing nito. Mainam ang timing ng lesson natin kasi matagal po tayong hindi nakita-kita sa pagsamba. At matagal na din po tayong hindi nag-face-to-face ng Bible study. At ganito rin po ang medyo kahawig ang naramdaman ng mga Hudyo nang hindi sila makasamba sa kanilang templo dahil nga po winasak ito ng Babylonia. At siyempre, meron silang aspiration na makasamba muli dito. Sabi nga hanggang sa gumawa sila ng ikalawang templo, binuo nila muli yung una. Noon daw pong sa introduction po ng ating aralin, noong 1936, isang seminarista ang nagtatag ng isang seminaryo sa Poland. Sa panahon na mapanganib ang gawain ito, bawal po sa Poland, yung government ng Poland noon, ang magtayo ng Kristiyanong seminaryo, aralan ng pare. Ano? Ang itinuro sa seminaryong ito, ay ayon sa aklat ni Ezra. Sa kanyang pananaw, ito ay modelo ng katapatan sa Diyos sa panahon ng krisis. At ito pong si Dietrich Bonhoeffer, tinayo niya yung seminaryo sa Poland sa kabila ng ipinagbabawal ito sa panahon yun. Medyo mapanganib po ang kanyang ginawa. Pero ginabayan po sila ng Diyos. At ang naging basihan po sa kanilang curriculum ay ang aklat ni Ezra na siyang pagtanaw sa ang buong aklat po ni Ezra itong course sa pagbubuo at pagbabalik ng mga Hudyo sa templo, sa kanilang templo na pinagsasambahan. Sabi nga for the Lord is a faithful God. Diba? So He is faithful and blessed are those who want for His help. Kasama sa gawain ito, ang lahat ng bumalik sa Jerusalem. They began to build the Lord's house. Pinayagan po na sila ng hari na gawin na muli ang
bahay-sambahan. At bumalik po sila sa Jerusalem. Yung pong mga, ang Persia po is known for freeing people. Hindi sila nakikip ng slaves or from other territories. At kasama sa gawain ito, ang lahat ng bumalik sa Jerusalem mula sa pagkabihan. Inatasan nilang mamahala sa pagtatayo ng templo ng Diyos ang mga Levita ng edad ay 20 taon pataas. So, all, sabi nga, able men ay ginamit upang maitayo na ang tahanan ng Diyos at yung puyong templo sa Jerusalem. Ang templo ay mahalaga at santukuy na lugar para sa kanila. Dito nila nadarama ang presensya ng Diyos. Di po ba ang Panginoon ang siyang nagsabi ng pagtatayo niya ako ng templo ni Solomon, di ba, sa Jerusalem? Huwag ninyong ibaglit sa inyong paningin araw-gabi, ang sabi ng 1 Kings 8:29. Ang templong ito, yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayo'y maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa lugar na ito. So ang paniniwala po ng mga Hudyo sa templo ay naririnig ng Diyos ang kanilang panalangin at nakikita ng Diyos ang kanilang pagsamba. Kasama po sa mga namuno, lahat po kasi ng ng mga Hudyo ay bumalik sa Jerusalem mula sa pagka-captive nila. Ang nag-captive po sa kanila, yung Babylonia, at ang natalo ang Babylonia, pinawala na sila ng hari ng Persia. At ang mga namuno at kasama ay halos lahat. Lubos ngang ipinatupad ni Tatenai na gobernador, Setar Bozenay, pati na ng kanilang mga kasamahang binuno ang ipinagutos ni Haring Dario. So talagang pinapunta at yung mga nakatira naman dun sa area ng Jerusalem ay tumulong. Kahit yung mga namumuno doon, mga kapitan ng barangay, sumunod. Sa Ezra 6:14 po, patuloy namang nagtrabaho ang pinuno ng mga Hudyo at malaking bahagi na rin ang kanilang nagawa dahil pinapalakas ng mga propetang sina Haggai at Zacarias ang kanilang loob. Tinapos nila ang pagtatayo ng templo ayon sa utos ng Diyos ng Israel at ipinatupad nila Ciro, Dario at Artaxerxes. Yung pong tatlong magkasunod na hari ng Persia, Ciro, si Dario, si Artaxerxes. Full support. At kahit po may mga, binasa niyo po yung buo, may mga lumalaban doon na ayaw nilang itatayo yon kasi natatakot sila na dumami ang mga Hudyo, mawawalan sila. Pero hindi po yun nakahadlang sa kanila sa dahilang ang mga hari ng Persia, mga naging hari ng Persia ay full support po sa mga Hudyo na nais makasamba sa isang bagong sambahan sa Jerusalem. Nang ikatlong araw na 12th buwan sa 6th na taon ng paghahari ni Dario, natapos nila ang pagtatayo sa templo. So buo na po yung temple. Pwede na silang sumamba. Ang mga pari at libita at ang mga nabihag, ang buong sambayan ng Israel, mga pari at libita at lahat ng bumalik mula sa pagkabihag ay masayang nagdiwang sa pagtatalaga ng templo ng Diyos. Alam niyo, I can't help but equate this with what has happened to us sa ating pananambahan sa ating iglesia. Pagamat wala naman pong humahadlang sa atin, pero ang tangi ko lang naiisip na humadlang talaga ay yung COVID. Lahat po tayo hindi nakapagsimba ng panahon ng COVID. Which, if I'm not mistaken, ay umabot ng mahigit sa 1 taon na hindi po tayo pumunta sa ating iglesia. Alam ko pong lahat tayo ay nakadama ng lungkot. Na-miss natin yung ating every Sunday na pagkikita-kita, pagsamba sa Panginoon. I suppose, kahit po siguro at maliit lang tayong grupo compared sa mga Israelita nung panahong iyon, ganito din po siguro ang naramdaman nila nung magkaroon na sila ng pagkakataon na mayari ang templo at makasamba sila muli sa Panginoon. They were so happy kasi, di ba po tayo, ako po nung unang sumimba, naiyak pa ako
sa galak. Kasi na-miss ko po yung mga taong alam naman po natin, meron tayong mga miyembro na kinuha na ni Lord. So, na-miss ko po yung nasa sa likod ko, doon sa mga ika-apat, ika-lang few. So, na-realize natin na we, as members of the church, really ay isang pamilya. Nasasaktan tayo kapag nasasaktan ang ating kasama, nami-miss po natin yung wala na sa ating pagsimba. Kaya po, kung paano pong nagdiwang ang mga taga-Israel, mga pare, levita, buong sambayanan po, lahat ng bumalik, masayang nagdiwang, tayo po sa pagbabalik din natin sa pagsamba, nagdiriwang din po ang ating mga puso. Naroon po yung galak sa ating puso. Hindi po maipaliwanag na galak ang ating nadama. I'm sure lahat tayo. Yung ating batian bagamat hindi pa natin mayapos ang isa't isa, yun lamang po puro sikong nagdidikit, masayang-masaya na tayo. And we were so happy na binigyan tayong muli ng Panginoon ng pagkakataon na magsimba. At ito po ang mga inihandog nila. Ang pagtatalagang ito, o sa pagtatalagang ito, nag-alay sila ng 100 toro, 200 tupang lalaki, 400 kordero, 12 kambing na lalaki naman ang inihandog para sa kasalanan ng buong Israel. Di ba po, ang ano, yung handog na tupa, papayapang handog. Naalala niyo yung pinag-aralan natin na yung kambing pinatakbo ng malayo, di ba? So, para sa kasalanan ng buong Israel. Isa para sa bawat lipi ng Israel. At ito po ay ginawa nila ng masaya. Talagang nag-ano sila ng pagdiriwang. Kagaya rin po ng galak na naramdaman natin nung una tayong makapagsimba. Inilagay nila ang mga pare at levita sa kanilang tungkulin para sa paglilingkod sa Diyos sa templo sa Jerusalem, gaya ng nakasulat sa aklat ni Moses. Sinunod nila ang lahat ng kanilang iniutos sa kanila ni Moses na ipinamana sa kanila ng kanilang mga magulang. At sila po ay lubos na nakatanggap ng kagalakan. At nagdiwang pagsapit po na 14th na araw ng unang buwan ng sumunod na taon, ang Pasko po ay pinagdiwang ng mga bumalik mula sa pagkabihag. Tagang ko ano po yung kanilang nakaugalian noon at iniutos ni Moses na paraan ng pagsamba. Iyon ang ibinalik nila sa bahaging ito ng pagsasalaysay ni Ezra. Ang seremonya nila ay ganun din, sama-samang nilinis ng mga pari at levita ang kanilang mga sarili ayon sa kautusan. At pagkatapos ay pinatay na nila ang mga korderong pang-Paskwa para sa mga bumalik mula sa pagkabihan, para sa kanilang mga kapwa pari at para sa kanilang mga sarili. Yung pong naiwan at hindi natangay ng mga Babylonia, taga-Babylonia na napunta naman sa Persia nang matalo niya yung Babylonia, kasama nila na nagdiwang. Nagdiwang sila bilang isang katawan. Para pong tayo, di ba, sa ating pagsamba muli, 2 taon din yata kung di ako nagkakamali na hindi tayo nakasamba. Hindi tayo nakapasok sa ating sambahan. Para pong galak na galak tayo na nakasamba tayo. And I think, seryoso po tayo. Ibang hindi, kuminsan kasi parang nakagawian na lang ang pagsimba, di po ba? Minsan parang hindi ka mapalagay pag di ka nakasimba. Kasi nakaugalian mo yun. Pero umabot po ang halos 2 taon na hindi tayo nakasimba. Hindi tayo nakaharap sa altar ng ating Panginoon. At ito po larawan din ng kagalakan na ipinakita ng mga Israelita. Nilinis sa mga pari at levita ang kanilang mga sarili. Ito yung mga pari nila, mga Levites na siyang lahi na pwedeng maglingkod sa altar ng Panginoon. Tuwang-tuwa sila. At ganun din po ang katuwaan natin. We can identify with their happiness. At ang mga handog ay kinain ng buong sambayan ng Israel na bumalik mula sa pagkabihag, kasalo nila ang lahat ng taong nakipagdiwang sa kanila. Mga taong tumalikod sa mga paganang gawain, yung mga taong pinalikuran na, yung mga
naakit na nila sa pananampalataya sa Panginoon ng mga naninirahan sa lupaing iyon. Kasi na po, nung nabihag sila, nawasak yung templo, marami din pong nag-migrate na nando doon. At nang sila po ay nakabalik na, nabuo na yung templo, nagdiriwang na sila, sumama po yung mga sanay sa mga pagan way at sumama na sa kanila. At sa kanilang po, ano, sa loob ng 7 araw ay masaya nilang ipinagdiwang ang pista ng tinapay na walang pampalsa. Walang lebadura, ano po. Tumulong sa kanila ang hari sa pagpapatayo ng templo ng Diyos ng Israel. Punong-puno sila ng kagalakan dahil niloob ni Yahweh na magmalasakit sa kanila ang hari ng Assyria. They still attributed all these things to the work of the Lord. Siya lamang po, di ba? Sabi nga po ni Pablo sa 1 Corinto 5:8, "So then, let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and evil, but with the unleavened bread of sincerity and truth." Yun ang sinasabi ni Pablo. Alam ko po na aral na natin to, in-equate ni Pablo yung ating pag-uugali sa ating sarili na walang lebadura. Ang lebadura po pampalsa. And this is Paul's comment na siguro nagpapaliwanag. Tingin ko po rito, nagpapaliwanag upang hindi tayo maging mayabang. Diba? Huwag tayong magkaroon ng pampaalsa sa sarili. Sila po, masaya nilang pinagdiwang. No one competed with each other. No one requested na siya yung pinuno, siya yung mas mataas. Wala po. Lahat po ay anak ng Diyos na pantay-pantay. Sabi nga po, with the unleavened bread, walang pampaalsa, of sincerity and truth. Yun po yung katapatan lang ng kalooban at katotohanan. Kumbaga, yung pong unleavened bread, ganito eh, yung picture, yung flat, di ba? So, wala pong pampaalsa. At puno-puno ng kagalakan. Dahil inattribute nila na niloob ni Yahweh ang mga pagpapasya, pagkiling sa kanila ng Assyria, ng hari ng Assyria. At pinaniniwalaan po rin nila na ito ay nangyari dahil ito ay niloob ng Diyos. Para po rin sa atin ngayon, pag po tayo ay nakakasamba, yung COVID ay nilipas na, kanin po ba natin ito binibigay? Itong kapangyarihan mo, wala ang COVID. Di ba sa Panginoon? Wala pong nagawa ang siyensya. Panginoon pa rin ang siyang gumalaw upang tayo po ay makabalik sa ating mga regular na ginagawa at higit sa lahat ay sa ating pagsamba. At makikita po naman natin ang kasaysayan sa kasaysayan ng ating iglesia, hindi tayo kailanman pinabayaan ng Panginoon. Di ba po, nung natayo ang sambahan sa dulo dahil may konting alitan yung mga ninuno natin. At nangyari iyon dahil may nakapagpatayo ng isa pang sambahan sa dulo. So, naging dalawa ang ating iglesia. At kanino ba natin ito ina-attribute? Sa gabay ng Panginoon. Ganon din po ang nangyari sa ating mga ninuno. Ginabayan sila ng Panginoon. At tayo naman ngayong generation ang siyang nakikinabang sa dalawang iglesia. Yun po ay dahil sa iyon ang ninais ng Panginoon. Sabi po, marami pong uri ng komunidad, sabi niya. Gustong-gusto ko po itong sinabi nitong teacher na to eh. Church is not something you go to. It's a family you belong to. Tayo po bilang isang iglesia ay miyembro ng isang komunidad ng iglesia ayon sa kalooban ng Panginoon. Marami pong uri ng community, profession, sabi niya. Mga asosasyon po, doktor, nurses, dentista, lahat dyan may asosasyon. Ayon sa hanap buhay, di ba? Manager, mga employees, kaya may mga employees association, gano'n. Ayon sa reliyon, po pananampalataya, may katoliko, may protestante, may iglesia ni Cristo, di ba po? May dating daan. Ayon sa reliyon po yun, po pananaw sa Panginoon. At ayon sa edad ng tao, sa ating po, may UMM, WCS,
kabataan, di ba? Yun po ang iba-ibang komunidad within our church. At makikita po natin na mayroong isang komunidad na hindi nahahati ng kasarian, hindi nahahati ng edad, hindi nahahati ng profesyon. Sabi nga eh, ang kamay po ng Diyos ay naroon sa mga naghahanap sa Kanya. Hinahanap po tayo ng Panginoon. At tayo po naman, hinahanap natin ang Panginoon upang tayo po pag nagkita. Matinding, sabi nga eh, hindi mo maipaliwanag ang damdamin mo kapag natagpuan mo ang Diyos. At ang kamay po ng Panginoon ay humahanap sa atin na naghahanap sa Kanya para sa ikabubuti. Subalit, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang talit ay laban sa mga taong tumatalikod sa Kanya. Yan po ang sabi ni Ezra 8:22. Sana po, ang panalangin ko, panalangin natin lahat, the hand of our God will be upon us because we seek Him. And when the hand of our God is upon us, it is always, always for good. Yun po ang ating sanang maging paraan ng pamumuhay. Sana po, yun ang kinalalagyan natin ngayon. We are doing good because the hand of our God is upon us. Sa pangalan po ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu, nawa ay abutin tayo nito ng kapayapaan ng kalooban at kapayapaan ng buhay. Salamat po.